gentlemen, allow me to greet you. Hello, Philippines! Yes! Hello, world! Hindi na magiging host ng Pinoy Big Brother si Tony Gonzaga. Opisyal lang nagpaalam ang TV host pagkatapos ng 16 ngayong araw, February 9. Sa pamamagitan ng isang maikling post sa Instagram ngayong Miyerkules, sinabi ni Tony na isang pribilehiyo para sa kanya ang maging host ng PBB at sabihin ang mga katagang Hello Philippines at Hello World. Nagpasalamat din siya kay Kuya at sa mga nakasama niya sa paggawa ng programa. Alam din daw niyang ipagpapatuloy ni Bianca Gonzalez at ng iba pang hosts ang legacy ng PBB. Ayon naman sa statement ng Pinoy Big Brother, nirerespeto nito ang desisyon ni Tony Gonzaga na umalis bilang main host ng programa. Nauna nang lumabas ngayong araw ang balitang hindi na magiging host si Tony ng Pinoy Big Brother. Sa isang post ni MJ Felipe sa social media, sinabi ng kanyang source na walang formal na resignation ang naganap, subalit voluntary raw na inendorso ni Tony ang main hosting job kay Bianca. Ang balitang pag-alis si Tony sa PBB ay nangyari isang araw pagkatapos ng pinag-usapan niyang pag-host sa political campaign rally ng tambalang Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Sara Duterte Carpio. Ipinakilala rito ni Tony si Marcos Jr. bilang susunod na presidente at si Duterte Carpio bilang susunod na vice-presidente. Bukod pa rito, si Tony rin ang nagpakilala sa tumatakbong senador na si Rodante Marcoleta. Maraming katrabaho ni Tony sa ABS-CBN ang nadismaya sa ginawa nitong pag-host sa rally. Kabilang sa mga nadismaya ay ang business unit head mismo ng Pinoy Big Brother na si Raymond Dizon. Si Tony, na nagsimula ang karera sa GMA 7 noong 1998, ay naging kapamilya noong 2005. Dito siya nabigyan ng sunod-sunod na break sa teleserye, pelikula at paggawa ng album. Mas nakilala rin siya bilang TV host nang maging main host siya ng Pinoy Big Brother simula nang umere ang unang season nito noong 2005 hanggang ngayong 2022. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa balitang ito, pumunta lang sa pep.ph.